So, hello po, welcome sa vlog na ito. At itong marker or bato na ito is talagang hindi pa tayo natapos nito. So, nakakailang video na tayo sa paggawa. Kaya, bakit ko po hindi po pamaiwan-iwan itong marker na para sa akin is marker. Tapos legit sa mga nakapanood kung paano hanapin itong malaman ko saan sa kanila yung deposito dahil na paliwanag ko na. So continue po tayo dito sa video. Pero sa mga hindi pa, para hindi po kayo malito at maintindihan nyo na mabuti, pwede kayong proceed dun sa mga unang upload videos natin, part 1, 2, 3. So ito siya mga idol, at kukunan ko siya ng degree. At ito, nabanggit ko na yung mga heart dito na posibilidad is deposit, na naka align siya sa banda. Kung dito ka nakatingin, dito ka naka point, naka yung malalim o dots na marker dito is naka-point siya sa left side. At naibanggit ko na din dito na itong area na ito is nabasa ko na sa tatlong stone map doon sa may Saging, dito sa may Kawayan, at doon banda sa bandang north ay naipakita ko na din na ito is sakop dito sa binasa ko. Kukunan ko na siya, panandalian ng degree sa compass para mas mabilis at para sa mga exciting na kung paano ito basahin. So ito ang mga kukunan natin ng degree sa compass. Maliban itong letter C na ito, is ito yung matandang Kawayan. Diyan na ang Kawayan is nagformang letter C. Ito lang siya mga idol, para sakto makita mo kung saan yung main ito, paano siya mahanap ito lahat ng mga degree dito. So madali lang, pwede kang puntahan mo ito direkta itong sentro na nagpormang letter C sa actual itong matandang Kawayan. Pwede kang doon magsimula. Pero dahil malawak itong tatak na itong letter C sa actual, ang pipiliin kong maging references o main marker natin, kung nakikita niyo po itong flat screw marker, yan, na malapit siya sa nag-letter C, malapit siya sa Kawayan. So hanapin lang natin itong flat screw tatak. So ibig sabihin is flat screw, pwede siyang bato na mahaba, na pwede siyang formang rectangle or oblong man lang, na kung kukunan mo siya ito ng degree sa compass ay pareho din sa actual na naka-declare. So ngayon, kukunan ko siya ng degree sa compass itong flat screw, kasi kung dito tayo kukuha sa mata ng Kawayan, pwede naman, pero malawak ang kukunan mo ng degree, kasi galing dito sa kanto to kanto niya ay malawak, maraming degrees at palatandaan sa compass ang kukunan natin. Kaya ito yung pipiliin ko, kasi nag-iisa lang, so posibilidad nag-iisang bato ito true actual. Pero pag wala ito, sa malapit ito sa matandang Kawayan, so ito yung second option. Pag wala, is pwede itong deposito, kasi once if rectangle na parang ano siya ng flat screw, so posibilidad na deposito siya. Once if missing mga idol, wala ito sa actual. Pero pag mayroon, so talagang dito tayo kukuha ng main marker natin, references para magka-connect ito. Kukunan natin ng degree lahat, kahit na ito mga klarong mga dots na ito, kukunan natin ng degree hanggang papunta tayo dito sa malayo, kasi travel to travel na ito. So mga objective po ang mga tinuturo natin, at papunta din dito. Ito lang yung main base natin. Pag makita natin ito, pagka-connect, wala na, sa pool lahat ang mga marker na naka-deploy dito. Kasi kung dito ka ba uuna kukuha sa actual area, hindi mo dito uuna kukunin sa marker na ito, ay malilito ka, dahil po maraming bato na naka-latag, naka-pattern. May triangle, may tatlong bato naglinya, dalawang bato, may mga mahahaba. Halos lahat ng pattern dito is triangle ang pagka align sa mga bato. Kaya ayan, dito ko na siya kukunan degree mga idol. Ito, so tignan niyo po ah. Kunan natin ang degree sa compass ang itong flat screw. Ayan, mas sana mas klaro. Ayan. Mayroon pa dito naka ano siya, nakahalang.
Pero ito ang kukunan natin para mas madali nyo maintindihan. Ayan. Flat screw o rectangle. Tignan nyo po ah, gilid ang kukunan ko, itong gilid ng compass, para maintindihan nyo po ang kahit na matuntun nga natin madali ang ano, ang paghukay na lang ang kulang financial. So ayan, ang align niya dito is east west sa compass, sa naklaro. Ayan, east west, ayan po, tignan nyo po dito, ito itong linya si babaw. So naka free po yung compass, hindi po nakasayad sa gilid, so free po. Ayan, flat screw, naka free. So east west, galing ka dito, galing ka dito is east papunta, babaybayin mo yung west, pointer alignment to 52 degree. So ayan, punta natin yung kawayan, malapit lang yung my letter C sa flat screw. Yung C is itong kawayan ah. So hanapin natin sa bato dito, kung wala missing is deposit. So tignan niyo po, pa-curve yung kawayan, oh, nag-letter C. So halata is klarong-klaro, kasi kung dito ka kukuha, dito ka sa gilid, gitna at dito. Kaya yung flat screw malapit lang, o rectangle na bato, malapit sa kawayan. Nasa sa kibali, sentro sa nag-letter C. Ay, ito po. Ito. Ay, bonsari. Uy. Huwag lang. So, andito siya mga idol. So, ayan o. Oh. Ayan mga idol. So, di ba? So, hindi siya missing. Ibig sabihin, is marker lang siya. So, dito tayo kukuha ng main base natin para matuntun lahat ng mga nakatago dito. Pagkakunan natin to ng east-west na alignment ba siya, dito tayo kukuha ng, dito tayo tatayo para target natin lahat. Pagkatapos, kukunan natin ng mga palatandaan yung mga dots na yon. So, ayan. So, andito lang pala. Nakatago siya sa ano. May bunsari. So, tignan niyo po. Nasa gitna ng ano. Yan, mahaba o. Nag-isa lang. Wala na. Nasa gitna ng kawayan na letter C. So, di po natin to may magawa na isit up pa kasi malaking bato at nakabaon. Langan naman natin. Tinanim natin tong kawayan para lang ilagay din natin to para po maniwala kayo. So, di po natin to masit up kasi malaking bato at nakabaon. So, kano lang talaga yung nakadetalye, ipinapaliwanag ko lang kung anong detalye doon sa sinasabing stone map, yun lang din talaga makikita natin sa actual. So sa sinasabi kong east west, lagyan natin siya ng compass. Sinasabi kong 52 degree yung haba ng ano, east west. So ayan siya mga idol, so 52 degree sana klaro. So ayan, ito na yung haba niya. Tignan niyo po yung haba niya. Nakaharap siya sa letter C na tatlong kawayan. So di lang siguro to tatlo, isa, dalawa, tatlo, apat, apat, mga apat na kawayan. So ayan, nakaharap ha. So nakaharap talaga yung mahaba dito. So balikan natin yung stone map na yun. So perfect siya, nag-iisang malaking bato nasa loob o gitna ng nag-letter C na that's. So ayan siya mga idol, oh. Ayan o, oh. Flat screw na nakaharap dito sa nag-letter C. So sa marker nga lang nito is klaro na, at alam na kung saan siya mahahanap itong mga dots na ito. Ito mga tinutukoy natin. Kasi dahil sa malawak, nilagyan nila ng mahaba dito para po, pwede siyang decoy din. Ha? Pwede siyang decoy. Kasi kung iba nito, matanang kawayan, pwede hukayin dyan. Kasi sa letter C, may sakuding dyan makikita na dot sa loob ng C.
Kuding, tunnel nga ang binabanggit doon sa deposit or 7 spokes distance. So ibig sabihin, reading mo pa, hindi po dito. So ayan. So ito na yung main base natin. Dito tayo tatayo mamaya. Tapos lahat ng ito yung prospect of deposit. So ito target natin sa ito. Kukunan ko siya ng degree sa compass. Nilinihan ko lang siya para mas klaro na maintindihan. At ito, itong dots na ito, kukunan ko rin siya ng degree sa compass. At ito, kukunan ko rin siya. Ito, mayroon siya dito maliit, pwede ko rin siyang kukunan. Ito, pwede din. Kung gugustuhin lang natin na ma-reading lahat, is talagang klaro. Ito rin, nasa loob ng kawayan, mga maliliit na dots, so pwede siyang bato. Ito sa actual. Ito. Sa loob ng kawayan to, malapit na sa kawayan. So, ibig sabihin, nakita niyo sa unang video, may mga bato din sa kawayan. Sa malapit, pinakamalapit sa kanya. So, ngayon, ito, kukunan siya ng degree, flat screw. Ito, kukunan din natin to. Dalawang dots, pwede natin kukunan yan. Tapos, dito sa malayuan, galing sa flat screw, kukunan mo siya ng degree din. Ayan, travel. Galing din dito, kukunan mo siya ng degree sa compass. Pag once isang dangkal mga idol, pwede siyang papasok siya sa degree of 64 degree yung itim na palatandaan sa compass. Once na papasok sa isang dangkal, ayan. Kung hindi na, so posibilidad na mayroon ding kan. Ayan, so isa't kalahati. So galing din sa flat screw, travel dito, kukunan natin siya ng degree sa compass. Ayan. Pagkatapos natin kunin to, ito siya, kukunin natin to. Tignan natin kung mag-match up ba yung mga binasa ko sa unang mga video sa mga nakaraang buwan dito sa binasa natin dito sa stone map na ito. Ayan, lahat na is i-cross natin. Ayan, lahat ng mga nilinyan ko is kikinukuha natin ng detalye para tumugma lahat. Ito nga oh, itong tatlong bato na ito, that's nasa gilid ng nag-liter C. Tatlong bato. Ito, tatlong dots. Ayan. So, ito yung una uunahin natin. Maliban dito. Hanapin natin to una. Para po, hindi po ito kibali, abala. Kung mayroon to, mayroon ito sa tatlo na ito. So, ibig sabihin mga idol, malapit itong isang deposito dito sa tatlong bato. Nasa gilid ng liter C. Ayan. Hanapin natin to. Pagkatapos ng pagkuha natin ng degree sa compass. Kasi hindi natin to isama. Ito lang yung mga nilinya natin. Kasi tatlong bato. Madali lang itong palatandaan. Ibig sabihin, kung makita mo to, itong flat screw ay nasa gilid lang yung tatlong bato ng triangle. Bilog, mahaba, at para formang C. So, ayan, makikita natin. Nasa gilid. So, para maintindihan nyo, nandito lang yung liter C. Nandito lang yung liter C, mga idol. Tapos, harap natin ang C. Tapos, ibig sabihin, nandito sa right side, itong tatlong nag-triangle. Ito. Ayan. So, ibig sabihin, nandito sa right side. Unahin lang natin to para sigurado. Nasa tabi lang ng kawayan. So, malayo siya. Malayo siya sa may bato dito, pero hindi siya triangle. Tapos, malayo siya sa yung pinaka-close lang niya, pinaka-malapit. Pinakamalapit sa kanya. So, ito. Ito, bato. So, pwede din itong decoy, mga idol. Itong mga bato na ito. Isang bato. Triangle. Ito. So, yan.
dalawang bato. So ayan, ano siya? Para siyang boxes na bato, puro bilog siya mga idol o rectangle. Tapos ang ikatatlo, mayroon pa ba? Bahanap natin sa dalawa. So, malapit lang siya sa ano, kawayan. Tatlong bato. So ayan siya mga idol, katatlo, triangle. Ayan o. So isang sinabi ko bilog, isang pormang C at mahaba. So ito is mahaba ang bato, nakabaon. Pero ang C nga tatak niya, andito lang o. Grabe. Andito lang, pinong silsilong letter C. So ayan, triangle mga idol. So andito lang yung C o. Binanggit kong bilog, letter C at mahaba. Ayan. So tatlong bato ng triangle. Ayan. So confirm. Kita na natin. So kahit dito sa dalawa na to, yung mahaba na isa doon at dito sa tatlong bato na triangle, target mo na lahat ng mga deposito na yon. Wala na. Tumpak na at legit perfect sa pool yung mga hinahanap natin. Kahit na hindi mo na siya babasahin itong mga bato na ito na panlilang lang o decoy, talagang pasok ka na doon sa mga hinahanap natin. Kasi tamang tama, tugmang tugma, andito nakita natin sa actual. So yan lang mga idolo. Kita na natin. Hindi ko pa nga siya kinuna ng degree. So tatlong triangle bato, ayan, perfect. Sinabi kong formang letter C, bilog, letter C at letter C at mahaba. Wala na, pareho na. At ayan, andito. So galing na lang dito sa tatlo na to. Ito, tatlong bato, tayo ka lang doon sa tatlo kasi pinakamalapit, ayan. At sa flat screw, wala na, tugma na lahat. Pag tayo mo dito, kukunan ng degree, galing ka rin dito, kukunan mo ng degree, pointer mo doon sa isang deposito, kahit na hindi mo na to isama, wala na, panglinlang lang to, mga idol. So, ibahin natin yung sitwasyon, dito na tayo kukuha ng degree at dito. Target to deposit na lang yung mga binanggit kong deposit para mas mabilis. So, kukuha lang po tayo ng ano, kahit na dahon ng saging lang. Lagyan natin ng kibali panulat natin. Yan na. So lagay ko muna una dito yung letter C para makita na lang po letter C. Letter C, ayan. Tapos tatlong bato ng triangle. Sulat ko dito. Yan. Tapos itong malapit na to, ayan yung triangle. Sabihin, target din natin to. Lagyan natin dito ng bilog. Ito yung heart, yung deposit. Ang kalawa, dito. So, kopihin na natin. Heart. Tapos dito, isa. Kopihin natin lahat, mga idol. Tapos, deposit siya. Tapos ito, galing sa flat screw. Sulat din natin yung flat screw dito. Yung sinasabi kong flat screw, yung mahabang bato. Para mas mabilis lang maintindihan. Ito, heart. So, guhit din natin. Ayan. So, ang kukunan ko siya ng degree o references, itong tatlong triangle, pinakamabilis lang. Ito, bilugan ko lang. Una ko, target dito, kukunan ng degree sa compass. Ito. Gitna ako ng triangle, kukunan ko siya ng degree sa compass. At sa flat screw, kukunan ko siya ng degree. Pag X niya dito, kaling ka dito, travel, kukunan mo siya ng degree sa compass. Pag X niya, dito ka sa flat screw, travel ka. Pag X niya, yun na po yung sintro ng deposit. Mas mabilis. So, dito ah. Sa triangle, target to deposit. Yung prospect deposit is hard. Di galing dito sa flat screw, target to deposit. Yan, pag X niya, ito na yung right spot. Makita niyo na yun sa coding, pag X niya, right spot. So, perfect deposit. Deposit. Pusit.
Pero nag-comment na ni ano natin, gusto niyang i-correct yung mga binabanggit nating deposit o deposit. Napaka maliit lang na ano. Maliit lang na topic pinapalaki niya kasi alam mo na. So dito sa triangle, target ko siya doon. Kita ng triangle, degree sa compass, pasensya kung mainit. Ang kukuha dito, target ko lang is 38 degree pointer to south southwest, 38 degree nga. So isulat ko dito ang 38 degree. Tapos dito may tao mga idol, mamaya na siguro may tao, so putulin ko muna kasi may motor. Yan, pagpatuloy natin. So itong flat screw, galing ka din dito sa flat screw doon sa actual target mo rin siya. Kunan natin ang degree sa compass. Galing ka sa flat screw, ang align niya west ang flat screw o yung batong mahaba sa actual. Target niya ang east, east 19 to 18 degree. So lagay lang natin dito ang kahit na 19 degree or 18, pareho lang yan mga idol. So 18 degree. Ayan. At para po sigurado matarget natin galing dito sa flat screw ulit. So dadaanan natin tong isang deposito galing ka sa flat screw, travel dito sa malayo. So yung travel galing sa malayo, so andito siya. So ito yung straight niya. Para po hindi po ma-disturbo tong ginawa kung ano, so i-curve na lang natin. 5 degree. So ayan, perfect, tama. Ayan, parang match up na siguro lahat man ng mga ano. So nag-match na siya. So deploy po tayo to actual area. Ito yung last episode na ito, is ito yung mas pinakamahaba kasi step by step at pinapaliwanag ko siya ng mabuti. Kung jajagaan niyo po, talagang perfecto pong masundan niyo po itong ginagawa ko. So kahit na laktawan lang natin itong lahat ng mga bato rito, pero mayroon pang second step nito para dagdag confirmation maliban nito sa tunay na guide natin. So andito na tayo sa actual na flat screw sa stone map at mahabang bato rito sa actual. So ako lang yung nakakaintindi dito sa sinulat ko, pero kung nasundan nyo, so ayan, ito lang yung flat screw main. Ito yung letter C na sa likod ko ang kawayan. So flat screw, target ko direkta ang 18 degree pointer sa isang deposit. So ganyan lang, galing dito pointer to 18 degree deposit. 18 degree galing dito, ayan 18 degree. Ang makikita dito is ito yung babanggain niya ang itong bato dito na tatlong nag-triangle. Tapos straight niya yung niyog. So hindi ko siya malaman kung ano ang layo niya sa ngayon. Kasi yung option lang is ito lang yung mabinasa ko. Hindi pa dito sa mga bato iniisa-isa, kundi dito sa stone map lang ang binasa ko. So 18 degree, ito yung centro align niya. Pagkatapos degree pointer, so puntahan ko po yung triangle dito nasa gilid ng nag-letter C na kawayan. So ito lang yung triangle. Ayan. So ayan, yung letter C. Yung triangle. So dito ako tatayo sa pinakasintro niya. Target align ko yung 38 degree sa pool na yung unang deposito.